Okay. So ganito yung simpleng pagpasok dito ng reversing diyan sa anong yan, sa parking space na yan, yan. No. Ganito lang. Una, pwede mong gawin diyan ay yung lagpasan mo muna yung pangalawang anong yon, pangalawang kanto na yon, bro. Okay, pinaka basic yan. Yan ang pinaka basic talaga. Dalawang kanto yan, unang kanto, pangalawang kanto, lagpasan mo lang siya. Paano mo lang kung lagpasan mo siya? Makikita mo sa mirror yan, no. Kasi abang nilalapitan mo yan, hindi mo makikita kagad basta sa mirror yan. Then pangalawa, dapat yung distansya mo talaga. Huwag yung madikit ka doon, huwag kang didikit doon sa kanya. Huwag mo didikitan. Dapat ang distansya, mga ganito, yan o. Kung yung pag may dumaan dyan sa gitna niyan, sa gitna natin yan, sa gitna natin dyan, kasi yung dalawang tao. Dalawang isang metro, isang gitna. O, mga ganon, no? Mga dalawang tao, mga ganon, pag nakatayo dyan, o. Okay? So, lalagpasan mo lang yan muna, yan ang pinaka-basic talaga yan. Okay? Yan, pag nakita mo na siya dito sa side mirror, ito, nakita ko na siya sa side mirror, yan o. Oh, dito ka tingin yung side mirror. Yan. Pag nakita ko na dito yung side mirror, anda na ako mag-reverse. Hanggat di ko pa nakikita kasi yan, ibig sabihin, malayo na, yung kanto na yun, nandito pa sa gitna or nasa putan pa. Okay, nakita ko na. Lalay ko na kagad din sa reverse. Then, itong manipela, pwede ko na sagad dito. Yan. Yan. Then, saka ako atras. Okay. Dito pa lang, mararamdaman mo na siya kung maluwag o masigip. Dito, nakita ko agad, maluwag yan. Pag maluwag yan, bro, sigurado masigip dito yan. No? Kaya, pwede ka nang mag-umapanti ka agad ng ganon. Pero, mas maganda yan, atras ka pa ng konti, pasok mo yung muna yung gulong dyan. Kailangan makapasok muna siya. Yan, nakapasok na. Sisilip ka dito. Makikita mo yung masigip. Sasakit ka manibela papunta doon. Okay? Then, paabantin mo siya. Lagi mo sa first gear. Paabantin mo siya. Itong sikip na to, tatanggal natin. Kumbaga, aangat tayo. Ayan, umangat na siya dyan. Diba? Ayan, umangat ka na. Pag umangat na yan ang maganda, pag sagad mo dito manibela mo, sa kanan, at nilagay mo sa reverse, eksakto ka na lang dyan. Ayan, oh. Ayan, oh. Sobra pa nga, eh. Ayan, oh. Pero eksakto dito na. Ayan, oh. Hintay mo lang na pumantay lang yung katawan ng sakyan mo dito. Pagpantay na yan dito, yan o, oh, pantay na, gitna mo na. Atras ka na lang. Pinampantay na pantay. Yung distansya mo dito, saka dyan sa parehas na. Okay, so dalawang problema mo ngayon, ha? Unang problema mo, yung clutch control. Pangalawa, yung pattern, no? So, ibigay ko na rin sa'yo yung isang pattern para di ka nalagpas, ganito. Ibigay kita nalagpas. Wait ako, sir. Wait ako, ano na? Wait ako po. Ako na, ako na. Ayun, kaya-kaya na yan, bro. Sanay na nga sa ganyan. Bumita. Ayan. Pagka lumamatay yung makina mo, lagi mong ilubog ang clutch. No, lubugan mo lang konti. Okay, ito yung pangalawang pattern, bro. Ano? Di ba nilalagpasan natin yung pangalawang ano? So ngayon, ang gawin mo, tapat mo lang balikat mo. Pag tapat ang balikat mo, ayan o, oh, itong pinakanto yan o. Oh, tapat ang balikat mo. O, di mo na kailangan lagpasan, kundi pumunta ka lang dito. Kunin mo siya ng at least 45 degree angle. Dito, pakaliwa, syempre. Kunin mo siya ng 45 degree angle, mas makikita mo siya. Yan. Ayan, o. Pag nakita ko na siya, ayan, o. Ayan, o. Kita ko na yung kanto na yun dito. Pag upo mo dito, kita-kita mo na siya. O, sakit ka naman, manibela. O, ginagawa naman ito sa mga parking space na minsan nag-aagawan kayo ng parking. Pag maraming sakyan, nag-aagawan kayo. Pag nilagpasan mo kasi yan, agawang ka talaga nila. O, ngayon, o, yan, o. Pag-atras sa atin, titinan mo lang kung masigip, maluwag. Mag-a-adjust ka na lang. Lagi may adjust naman ang parking. Walang perfect yan. Walang perfect talaga. Yan, medyo nakita maluwag yan. Punta ako rin sa unahan. Tapos ako nasigip dito sa kaliwa, punta ka unahan. Pero sagad mo ni Bella mo. Para kaunting ganun lang, okay na agad yan, o. O, di-reverse ko na agad dito. O, pagbalik ko ng Bella niya dito, perfect na yan. Yan, o. Yung tititingin na lang ako sa unahan, yung tuwid, ayan, perfect na. Doon naman yung distansya niya. Parehas na parehas yan. No. So, dalawa yung pattern na pwede mong aralin, bro. Yung nilalagpasan, saka yung tatapatan balikat. Marami yan. Actually, pwede tapatan ng side mirror, pwede rin. O kaya tapatang pwede ng sakyan mo, or ito, pwede. Wala. Depende sa area ngayon. Depende sa area. May masigip, na parking space, maluwag ang parking space, may sobrang sikip,
So yung mga technique na yon kailangan alamin mo. Pag sobrang sigip ang parking space, ang gagamitin mo yon ay yung lalagpasan mo, yun, yung kanto na yon. Pag standard naman, kagaya ng mga SM, so the best yan lagi, ako ginagamit ko balikat ito. Pag naman medyo maluwag yung parking space, pwede mong gamitin, side mirror pa lang, punta ka na doon. Yan yung mga pwede mong gawing guide. Sir, gawin ko yung ginagamit. Yung tapat balikat? Tapat balikat. Yeah, sige, sige. Ano? Gawin mo, ikaw naman. So, tapat mo lang balikat mo dito sa pangalawang kanto na to. Yan, ito side. Stop. Okay na to. Then, second door manipelo mo, 45 degree angle kunin mo yan. O, silip ka na dito. Ito kailangan dito malagpasan or kailangan tama lang yung distance yung dapat. Kailangan konting kita mo lang, okay na yun. Yung parang ganyan lang. Dito lang ako. Hindi pa, hindi mo pa kinakikita. Okay, stop. Kita mo na? Okay. Ayan. Sagin mo na manipelo mo dito. Kahit konti lang makikita mo dito. Diyan lang sa side mirror na to dito sa bandang ito. Reverse ka na. Reverse. Gamitin muna dyan yung clutch. O, dito ka tumingin. Yeah, makatal yung ano mo. Tanggalin brake mo. Pag makatal na ganyan yung clutch mo, ibig sabihin na masyado maangat yan. Or nangangailangan ng power. Lagi ka ng konting gas. Okay na? Diretso ka lang. Sige. Pasok na yan. Hintay mo lang dito kung pantay ka na dito. No? Hintay mo siya pantay na. Hintay mo pantay na. Okay. O, gitna manipela mo. 1 and 2. Dinatras ka na lang. Atras. Ayan. O, oh, diba? Stop. Pantay na pantay. O, oh. Tama yung distansya. Diyan na. Standard yan. Okay? So, yun. So, magkakaigi ka sa parking, pwede makuha yan kagaya nito. One shot lang to. Kasi, una, tama yung distansya mo. Hindi ka masyado masiksik dito. Hindi na malayo. Then, mga lawa, yung tama lang yung tapat ng balikat. Then, pag punta mo doon, sa 45 degree angle, nakita mo lang siyang konti. Ito. Inatras mo na kagad. Kaya tama, eksakto siya. Magkakaroon ka ng adjustment pag mali-mali doon sa step 1. Napadikdik o kaya lumagpas. Na. Ngayon, try naman natin siyempre yung tapat ay side mirror. Okay, so banti ka doon. Okay, so yan. So ang tatapat naman natin na ano, doon sa pangalawa ay ito namang side mirror. Ah, tatay natin. Okay? Ang ano yung pagkakaiba nila? So, wala nang pagkakaiba actually na malaking pagkakaiba yan. Depende na sa space. Ayan, tapat na side mirror dito. Sa ngayon, kailangan makita mo to, itong reference mo. Okay, kunti lang ha, kunti lang din. Waiting lang. O, dito ka mag-focus sa isang side mirror. Kailangan makita rin. Ah, kailangan makita mo siya. Kita mo na siya. Kita na. Iba rin. No. So, ano pagkakaiba ng dalawa? Kanina, oo, kanina, nandito pa lang tayo, hindi ka pa nakaposisyon ganito. Kanina, kita mo na agad. Tapos ngayon, nandito ka, pasok na ka sa kabilang kalsada para makita mo lang siya. No. So, yan ang pagkakaiba ng dalawang yan. Ano? So, sige, reverse ka niya. So, sa, dito sa pangalawang, dito sa, ano to, sa steps na to, third steps, parehas na yan. O, dito ka magpo-focus pa rin kasi ito yung reference mo. Kung sisigip, ano? Tagal na gano'n. Tara, tsaw. Yan. Tingnan mo kung sisigip siya. Okay, diretso lang. Pantay lang yan. Okay. Okay, hindi mo lang pumantay ka dito, ha? Okay. Pagpantay na, gitna mo develop mo. O, yan. Gitna na. 1, 2. Atras. Yan. O, diba? Slow down, stop. Tama. Yung distansya, tama. Ganda, no? So, pagkakaiba lang dalawa, yung tinapat natin balikat, di ka na masyadong kumain dun. No? Pero tinapat natin yung side mirror dito, malaki na yung kakain ng tabla. So, ibig sabihin, sa parking space, sa mga mall na masikip, kailangan balikat. Balikat na. Pag tapat ang balikat, kailangan, no? Pag sobrang sikip naman, ay yung lalagpasan mo na yung pita na sakyan, mapapantay mo. Yun ang mga dapat mo. Kahit sa matik, bro, yun ang gawin mo, no? Okay?